Okay, so kunwari ito yung ginamit kong camera after ko mag-shoot. Ngayon, ginagawa ko here, before ko i-transfer minsan sa computer, sinasala ko na. I mean, from dun sa place, pag-uwi ako, kung may chance, dinidelete ko na yung iba. Yung mga, kunyari, napindot ko lang na record, hindi naman kailangan, or pangit yung shot, may dumaan, or something. Dinidelete ko na siya, hindi ko na siya pinapaabot sa computer kasi sayang yung space. Or pwede naman, wala naman tayong gawin yung lahat sa PC. Ang gagawin niya, from the camera, so yung SD card, lalagay mo na siya sa laptop or sa card reader, ganyan. So once na dumiretso yun sa PC mo, kung siyempre gagawan mo siya ng, kunyari, may specific video ka na gagawin, so kailangan gumawa ka muna ng specific folder. So kunyari, since ang gagawin na lang nating example, yung morning walk, yung recent video ko. Example ito, morning walk. So, dito ko lalagay yung lahat ng shinoot ko on that day. Since ito, 90D lang ginamit ko most of the time, 19D na lang lalagay natin. So, nag-create ako ng 90D and then, dyan pupunta lahat ng nasala ko na yan. So, minsan pinapanood ko muna here, nasala ko. So yun, bubuksan na natin ngayon yung editing software natin, yung Premiere Pro. So ito yung ginagamit ko almost nung umpisa pa lang. Pero may mga editing software na ako na nagamit before ako umabot dito. Kasi medyo mahirap to for the starters. No? Pero maganda rin ito masimulan nyo para makuha nyo agad, magamay nyo agad. Okay, so once guys, nag-open na yung Premiere Pro, so may makikita nyo itong window na to, i-click nyo lang is yung new project. Ayan, so lalabas itong window na to, yung new project, so ang ita-type nyo lang here is yung morning walk. What? Ayan. Alright, and then click OK. Okay, once done, makikita nyo itong mga panels na to, so on the left, lower left, ito yung project panel. So, dyan yung mga videos na hindi nyo pa naayos o organize. Dito naman sa timeline, dito mo aayusin yun yung mga videos mo. Lagi mga effects, ganyan. Kakat-kat mo ganyan. So, dito naman sa upper left, ito yung effect control. So, once na meron kang effect, dyan mo siya pwedeng force control. Okay, so now, ginawa ko here, inunti-unti ko siyang dalin here dito sa may project panel. So, yung mga videos na galing here is from doon sa folders na ginawa natin kanina doon sa Canon TV. You can also watch it na ganyan, kung tama ba talaga, nakikita mo naman siya. Tapos unti-unti kong nilalagay dito. Kaya itong mga to galing to dito. Right? So once nandyan na, pwede mo na siyang, dito na yung time na pwede ka na mag-edit. I mean, mag-cut, mag-delete. So yan, kailangan ko lang yung part na yan, and then ito yung space para mag-stop, tapos i-move ko lang here. Ito-drag ko lang tong isang clip, so parang hanggang doon lang. Ito yung mga tools na pwede mo magamit dito mo ito. Ang ginagawa ko kasi here, before ako gumawa ng video, mahanap muna ako ng music. Like for example, itong music by Zoro, Freak Out. So, pinakikinggan ko muna to, and then inisip ko, ano ang pwedeng shots na gawin ko here? Gusto ko lang makita niyo yung idea kung how I make it, no? I know what you're trying to do. I'm trying to free your mind, Nia. Work forward na lang natin. So, I advise you guys pala na use a headset for this kasi kung may kasama kayong iba sa bahay, for sure, may istorbo sila kasi parang mangyayari sa'yo, balik-balik ka sa mga videos mo. Bali-bali ka sa audio, o medyo
kumbaga parang broken record ka na ulit. Might as well na gumamit ka ng headset. So for me, ang gamit kong headset, this one, itong Sennheiser, whatever. Itong gamit ko for this. So, ganyan lang sa kabit sa PC. Maganda din to kasi solid talagang damang-damo, pasok na pasok sa tenga mo. Saka yung mga details sa maliliit, maririnig mo. So, Sennheiser, whatever, kung anong tawag na. So, yan gamit ko. So, once na, kunyari, let's say, nagawa mo na itong okay ka na dito, masyadong mahaba lang to kasi hindi siya sumasabay sa music. So, yun nga, isa pa. Medyo kakapayin mo din yung music, yung mga ups and downs niya, yung beat, yung drop, ganun. Kasi mas maganda kung yung audio, yung video mo sumasabay sa audio. Para kumbaga, kung may nanonood, talagang daman-daman yun. Well, for me, ganun. So, iba-iba tayo guys pala ng workflow. So, I hope that you get something from this. Maybe mas iba kayong method. Okay, so ganun. So, isa pa pala guys, since itong mga shoot ko, 1080p yan, 60 frames per second, huwag nyo kakalimutan din na i-set yung sequence, yung settings dito. So, make it sure na kung 1080p yun, 60 frames per second, yung time base mo dito is 60 frames per second. Then, yung frame size is 1920x1080. Yan ang dapat na frame size para makuha dito sa screen. So for example, nagawa na natin, i-export na ngayon natin. H24 yung format. So yan ang usually na ginagamit. And then dito, inaayaan ko lang na ganyan yung preset bitrate. Ito yan. And then pinapataasan ko hanggang 20. And then dito naman hanggang 25. Pwede na yan. Or more. Mas lesser to, mas pixelated or mas hindi mas maganda yung quality. So, okay na to sa 20. So, ito yung pinaka-easy process. No? Ayoko na masyadong pahabain pa. Baka yung iba kasi dyan hindi pa masyadong familiar. Baka mahirapan. Tapos din na downscale ko lang sa 1080p. So, yun. So yan, once natapos siya, magko-close yan, and then pupunta na tayo ngayon sa documents. Sample lang to. But you can watch the full video, nandun naman sa YouTube. Check nyo na lang yung full video nun. Kasi ang dami kong ginawa dun. Parang inanok siya yung speedrun ko, sobrang edit yung talagang color grading. So, ito na siya, yung MPI na to. So, ito, papalitan na lang natin ng, let's say, morning walk, and then, ano ba ginawa ko here? 90D. And then, what do you call this? Canon. Test. For example, yan. Okay, so yun, makikita mo na ito. So, it's fun for me. Before you don't freak out. So if you still crazy, if you lost your way, I don't know if you back. Know me. So yun yung ito pinak finish product yan. So yun, so dibili ko na siya, sample lang naman natin. So by the way, yun nga yung mga files nito, after kung natapos na lahat, pinubura ko na lang lahat. So, sa mga original videos ko, nilalagay ko lang siya sa backup para kumbaga safety. Alright, so since natapos na natin yung pag-export guys, ang gagawin natin, of course, across na natin yung application. So, i-save na muna natin. And then, once na nasi-save natin, close na natin yung application.